Ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Good morning, Igan, Rhea at Ivan. Yung sa tanong mo, Igan, yung kagat na yun, mild na mild lang yun kasi padilim na. Ha? Salamat po. Thank you, Igan. At good morning po, mga kapuso. Wala tayong bagyo. Mainit sa maraming lugar habang may ilang uulanin pa rin, pero mahina lang po ngayong Miyerkules. Ayon sa PAGASA, umiiral pa rin yung mainit na hangin mula sa Silangan o yung Easterlies dyan sa may eastern section ng Luzon hanggang sa Visayas. At sa datos ng The Weather Company, asahan pa rin yung mga mahihina lamang pagulan kahit umaga pa lamang dito sa may eastern section ng Luzon at dyan sa may eastern section ng Visayas. Pero pagdating po sa hapon, thunderstorm ang asahan natin sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. At dahil mainit yung ating init factor map, mga kapuso, 36 degrees Celsius, Dagupan, dyan sa may Cabanatuan, 35. Pero pagdating po dyan sa Davao, 37 degrees Celsius ang posibleng init factor. Kaya mas maalinsangan doon, mga kapuso. At dito sa Metro Manila, magiging maalinsangan pa rin at mababa yung tsansa ng ulan. At yung ating init factor, mamayang hapon, 35 degrees Celsius. Base po yan sa datos ng The Weather Company. Mang Tani, may tanong na lang ang ating kapuso na si Kevin Ibasco ng Tayong Pangasinan. Isa po kasi yung kanilang probinsya sa nabigyan ng babala sa Nooya, palapit na bagyong Chedeng kamakailan. Yung tanong niya, bakit daw po ba walang masyadong bagyo ang dumadaan sa dulong bahagi ng Mindanao? Yes, Rhea, marami nga nagtatanong yan. Bakit bihira ang bagyo dyan sa Mindanao? Unang-una, ito po ang Mindanao, nandito yung Luzon. Malapit yan sa Equator. Ano yung sekreto niyan? Sa Equator kasi walang masyadong umiikot na hangin doon, Rhea. Kaya bihira yung bagyong nabubuo malapit sa Equator. At dahil nandito yung pinakamainit na tubig, pag dito nabuo yung bagyo malayo sa Mindanao, habang lumalapit yan, kaya sa Luzon o Visayas tumatama yan, Rhea. Pero Mang Tani, mukhang kahit tag-araw daw ay marami na ang concern kung posible pa rin magkabagyo. Tanong tuloy ng kapuso natin si Alfred Rosel ng Tacloban City. Ano ba yung pinakamabisang paraan para mabawas-bawasan ang pagkakaroon ng bagyo? Rhea, Mang Alfred, wala po tayong magagawa Lord. Kung hindi. Yes, at saka maging I am ready sa panalasa ng bagyo. Kasi alam mo, Rhea, ang bagyo kailangan niya ng mundo. Kasi yung excess energy na nandito sa may equator, kasi ito yung pinakamainit na bahagi ng mundo, kailangan ibahagi yan sa ibang bahagi ng mundo. Kaya yung bagyo na nandito, yung energy na dala-dala niyan, ibinibigay natin sa ilang panig ng mundo. Katulad dito sa may Northern Hemisphere at dyan sa Southern Hemisphere. Nagkataon lamang, tayo ay dinadaanan. Parang nasa expressway tayo ng bagyo. Kaya ang kailangan talaga lagi, I am ready tayo. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Thank you, Mang Tani.